ini na nagsagutan si Aura at Buknoy Glamour sa social media matapos mapunan ni Aura ang paglabag ni Buknoy Glamour sa City Ordinance ng lungsod ng Angeles City. Hindi kasi ito nakasuot ng face mask. Ayon sa tweet ni Aura, sana all nakakalabas ng walang face mask, sana all nasunod sa protocol, at sana all walang curfew yung lugar. At mainit naman itong sinagot ni Buknoy sa kanyang Twitter account. Laki talaga ng galit sa akin ng isang influencer dyan. Imbis na i-DM ako para sabihan na mali ako, siniraan pa nga. Mainit naman itong sinagot ni Aura sa kanyang tweet. Be, katakot ka i-DM, baka ma-edit na naman. Remember last time? At ito na nga ang inabangan ng taong bayan, nag-tweet muli si Buknoy Glamour sa kanyang Twitter account. At ang sabi niya, hala, wala akong alam. Alam ko lang ang laki ng galit mo sa akin. At mainit naman itong sinagot ni Aura sa kanyang tweet, hala, kailan ka magkakaalam? At sinagot ito ni Buknoy sa kanyang tweet, kapag di nyo na po ako sinisiraan ate, sana maintindihan nyo na wala naman akong ginawang masama, sadyang ikaw lang ang nagpalala. Dagdag pa ni Buknoy sa kanyang tweet, te, I will not argue anymore. I know mainit sa akin ang netizens dahil sa mga kamalayan ko. I'm not perfect. I made the mistakes. I'm willing to change. Tulungan mo ko instead of adding a flame to the fire. Pero kung masaya ka dyan, may God enlighten you na lang. I rest my case. Ayon kay Aura, I want to help and support you before, but now, I don't think so. Mukha bang may susuporta pa sa'yo kung puro kamalian pinapakita mo? Nag-tweet nga si Sander Ford sa kanyang Twitter account. Gusto nyo maglabas ako ng combo ng idol nyo? At tila hindi natinag si Aura at nag-post pa nga ito sa kanyang Twitter account ng Morning Flex. Nalabas ang kanyang mga apps. Sa mga paulit-ulit po na nagsasabi na nag-violate ako, wala po akong vinayolate kasi kung meron man po, may mga authorities na nagtatanong about sa issue na yon. And lastly, nagpaliwanag na po ako kung ano talaga yung tunay nangyari. And please po stop na maniwala sa mga fake news, fake pages na naglalabas ng fake statements dahil hindi po ako yun at unang-una sa lahat.